na ito sa kanila? Oo, kumbaga para din dito kasi sa Omega, ang sinabi natin, nakuha na nila yung kanilang groove yesterday against Onyx. But at the same time, pag natalo kasi sila dito or hindi sila nanalo against Next Play Evos, pwedeng yung momentum na yon ay makat short agad. Kumbaga hindi magiging continuous yung momentum nila on having their identity na on this MPL Season 9. But for Next Play Evos, again, this is going to be triumphant for them, knowing na, alam mo yon, na ang ganda ng performance sa kalaban nila, game number 1, game number 2, total shift for their draft, total shift sa kanilang playstyle as well. And I kind of feel like for game number 3, ang magiging pinaka-problema na magit natin Coach Zico and Pakbet is kung paano nila itetake in consideration na yun yung mga heroes. Sobrang dami na kasi eh. Yeah. Nakikita rin natin na yung mga heroes ni, for example, yung si Rene J, di ba? Napag-usapan natin nung game number 1 na mahilig siya sa mga heroes na mahilig mag-lockdown. Pero nakalusot pa rin yung Ruby dito ni ni Rene J na meron din siyang hook technically, pero hindi siya single target, hindi siya ganun kalayo. But with the AOE, alam na alam ni Rene J kung paano siya pumasok at kung sino yung poprotektahan niya. At tingin ko, yun yung malaking obstacle din sa mga coaches eh. Paano natin isa-shutdown yung ganitong kasi momentum na meron ang kalaban natin. Alam mo, naiisip ko, para sa side ng Omega, di ba kinuha kanila na si Franco? Pero ng game number 1, binan nila si Franco. So, possible ba ngayon, TDG Butters, na ban ba nila si Franco? Or i-open na lang nila? Pwede na nila i-open to. I'm really looking at the fact na hindi na gumana yung Zelina Franco nila. So most probably, baka hindi na nila gawin to, hindi na nila i-risk. Diba? Kung nakikita nyo, Zelina Cho, mas nagiging cost-effective to para sa kanila in terms of the big games. Pero sabi dito na NXPE, hindi niyo kinuha. Kami bahala dito. Ryzen, mag-isip-isip ka na, sabi ni Renjie. Ang daming kailangan i-take down ngayon ng Omega na win na merong Franco. Mm-hmm. Possible din for Omega to, although hindi na kasi talaga ginagamit si Poparico pa sa may as roamer or kahit as post 4. So, gold day na talaga siya. Kompleto na rin Selena and Cho. Pwede, ang kukuhanin dito ng Omega in terms of the jungler is yung pwedeng melee type is or kasi nabala si Ling. Mm. Pwede sila magagawa ng Hayabusa, pwede ding Olus, mga ganun ba? Yes. Pwede eh. Well, actually, yes, kaya pwede rin sa kanila yung yung mga ganitong klaseng hero sa side ng OMG since ang dami rin nilang mga pangkite and vision advantage para sa side ng OMG. So, ang pinakamagandang gawin ng OMG dito is kumuha nga ng heroes na pwedeng mag-reap or pwedeng mag-deal out ng malaking damage na pwedeng pang follow through kapag kumanek yung mga disable na pwedeng ibato ng OMG. Meron silang Way of the Dragon, meron silang Selena Abyssal Trap, meron silang again yung Popol Surprise dito ng OMG. So, kailangan lang din lang isa pang heroes na mag-burst or magiging finisher sa side ng NXPE. Mm-hmm. Ngayon, nakikita naman natin na kahit yung Valentina ay natanggal na and for 3 games in a row natanggal talaga siya dito. NXPE, not pulling their punches din. Tinanggal na nila yung Povius ni Renjo. Kung isipin mo, and yung Karina na pwede naman piliin din dito ni Ryzen. Kasi yun na lang talaga yung mga kulang na pieces dun sa puzzle ng Omega. Kumbaga para sabi dito na Next Play Evos, para hindi na tayo mahirapan, let's try to as much as possible minimize the hero pool of Ryzen. Kasi Ryzen is to be known na talagang assassin user. So may option na lang din. Kasi pwede silang mag-bane, Olus, mga ganon. Pwede pa downside yun? Kasi assassin user din sa H2 eh. Mm. Ibig sabihin, kapag dinegate mo yung mga heroes ni Ryzen, dinegate mo rin yung heroes ni H2. Your team. Ayun! So, Hayabusa again for Next Play Evos. Kompleto na kumbaga. Kailangan na lang nila ng sustain XP lane for this game. Open pa nga si Esme eh. Oo, na pwedeng pang disrupt dun sa side ng NXPE since kulang din sila ng AOE and I completely agree na maganda rin dito yung Esmeralda as kung sakaling magiging offlane. Pero tank, Cho ang posible dito sa side ng OMG, so offlaner talaga magiging kulang nila dito. Pero
alam mo, Ters, pati ano, Chantel, gusto kong makita yung combo dito ng NXP, yung Iron Hook pati Guy King with combo. Oh, los! Oh. Or pwede din, Circle Eagle, tapos sasama, di ba may malalak na hero with the Circle Eagle. Sasama si Franco sa Circle Eagle na yun, tapos ibang hero yung target. So parang dalawa yung matatarget. Ibig sabihin, ito yung talk to Drip. Isiswerve ka. Isiswerve ka. Yan yung mga bumabanking na. Naisipin mo, doon siya papunta sa isa, pero biglang iikot. Yan yung mga tipong pagka-landing nila, magkatalikuran sila. Pwede. Maganda yung sinasabi mo siya. Perfect. Beautiful ML. At beautiful din naman yung last pick dito ng OMG. Again, with the Esmeralda and Olus na nakikita nga natin, Ryzen ang gagamit. And Esmeralda against the Yuzong sa XP lane ng NXPE. At nakita rin natin yung kanitong laning matchup ng ating mga previous series. Medyo may hirapan na. Daldikit na ng kamay si Coach Zico at si Coach Pakbet. 1-1 sila ngayon. Sino nga ba ang mag-rise doon sa trash token or banters na itong dalawa? And as for NXP, importante sa kanila to stay on top. And at the same time, importante to for Omega para makaalis sila sa bottom spots ng ating leaderboards. Equally important for these two teams, but right now, tingin ko, Shanten, ang isa din kailangan natin pantayan dito is yung pride ng mga kupunan, yung dignidad. Definitely. Na tinalo namin yung rival namin. O, kumbaga, itong laban na to, kapag ka natapos at meron ng hirangin na panalo, yung laban sa social media hindi lang matatapos ng isang araw. Alam mo kasi, kapag natalo mo si sila or natalo mo isang team dito, sa social media, wala silang bawi unless maglaban ulit at matalo nila. At iba yung outcome. Yun yung mangyayari, yun yung bawian eh. Uy! Pero nakatakot din si Ryzen. And hindi mabibigyan yung kanyang pagpa-farm. Rene J dito, doing his job, pero hindi yun tumama doon sa may purple buff. And right now, para sa ating mga jungler, again, for the Hayabusa and the Olos na match-up, ang kinagandaan for Ryzen, napakabilis niyang makakuha or napakabilis niyang mag-jungle. But for the Hayabusa, mas mabilis naman siya makakapag-gank. Pwede siya makasecure ng kill on the other lanes of Omega. And again, interesting, Rene J, iniisip na or aabangan natin kung paano niya iho-hook si Popol na hindi si Koopa ang natatarget. Yun nga yung maganda dun eh. Yun yung challenge eh, no? Yeah. Yun yung magandang challenge dun kapag sanay na sanay ka na sa isang hero is you need to go beyond your limits eh. Kailangan mong maanguluhan yung mga target. Especially kapag merong blocking or merong target na nag-block dun sa pathway ng Iron Wolf. And isa pa sa mga papansin ko dito, NXP, talagang more on active na sila ngayon eh. Mapapansin natin na kahit si H2 umiikot na and almost kahit si Rene J is umiikot na rin, nag-a-apply na rin siya sa ibang ng pressure sa ibang lane. And tingin ko isa rin yun sa mga adjustment na nakita ng NXP na pwede nilang i-capitalize against OMG. Hindi pa sila ganun kabakbakan dito. And comparing it to game number 1, game number 2, yung mga starting moments pala nung game, meron na nag-aaway, pero this time around, talagang nag-iingat yung dalawang team. Definitely, mag-iingat yung dalawang teams natin. Again, for game number 2, ang dami mga errors for Omega. For next play, Iwas, ayaw nilang gawin yung mga ganong errors na na-maximize nila kanina in game number 2. But for next play, napakabilis nilang din bumak-up. Although Omega, mas-secure nila yung tore. Uy! At hangga, nagkatanggalan dito, Chakno! Dinala si Donut papunta doon sa may area at kamuntikan nila makuha yung kill kay Donut, but still, hindi magiging enough yun. At hindi pa nga din na napuyaksa yung flicker doon ni Donut. At habang nangyayari yung lahat, NXT just securing Reggie that trade. Kung baka kailangan nila ng trade, nakasira yung Omega sa may top lane, they have to do something. Kung paano malilesan yung possible na maging gap dito ng Omega sa laban. And next play, Evos. Kailangan nila naman ngayon na gumawa ng way para hindi makapag-focus yung Omega dun sa lane ni Donut kasi dun na namamahay, kumbaga eh. Ako, nakikita ko ditong isang factor na kailangan i-take into consideration ng side ng NXPE is i-shutdown yung Selena ni Etomax. Hindi pwede makakuha ng heat
etong si Eto Max kapag babato ng pana. Yep, kasi makikita rin natin na ang bilis din ang makapanis. Pero si NJ nakita at meron trap doon. And that is going to be a good attempt. Pero dahil nga may flicker, hindi magkoconnect yung pana ni Eto Max. For next week, Evos, ang ganda ng mga dodge nila, or actually ang ganda ng mga takas nila against the initiations dito ng Omega. But at the same time, it might be a factor for them na mahirapan sila humabol, but because definitely Omega right now is being aggressive, so kailangan meron silang sagot na trade. Either makakuha sila ng outer turret energy shield. Ooh, pero nahuli dito si Donut, tinamaan ang pana at sinipa pa. Donut going down, at ito yung isa sa mga downsides ng isang Bellatrix. Ang dami mong skills na stationary ka. Mm-hmm. Yep, yun yung isa pang ano niya. Almost lahat ng mga ultimates niya talaga maiiwan ka sa isang pwesto, at yun yung gustong gusto. Oh, pero NJ, meron pa siyang isa dito? Kakayanin ba? At gagamitan na yan dito ng Bloody Hunt, kakayanin ba yung damage output Renjo? Kunat will stay alive. Esmeralda pa rin yan. Napakakunat. Imagine mo, napakadami players noon. Although for Omega mid lane, okay, okay. Kita mo si Donut? Aggressive! Nag-flicker doon naman sa akin pa na madaming tao. Kumbaga parang kailangan niya kasi madepensa din yung linya niya. Yung lane dito ng Next Play Evos. Again, it has been a story of Omega and Next Play Evos or all the games for today. Walang gustong magbigay ng kanilang mid lane, and Donut with the confidence. Alam niya. Confidence play. That is the confidence. Yun talaga eh. Yun na talaga eh. Alam mo siya, sabi mo, confidence play. Confidence play. Yan. Kailangan natin maging confident. Yan. Yeah. With a heart. With yeah, a heart. Turtle is now on the hands of NXPE ulit. Dalawang turtle na napupunta sa kanila, and ganito yung nagiging pattern na NXPE kanina doon sa game number 2. Right now, OMG, kahit na kukuha pa rin nung NXPE yung turtles, eh, yung gold lead nasa kanila pa rin. Yes, one of the reasons why kung bakit sobrang taas ng net worth ng OMG is dahil na rin sila yung nakakuha ng outer turrets energy shields ng NXPE na maaga. And with that, mas capable sila na makakuha agad ng items o makompleto agad nila yung mga items nila to play aggressive. At yun yung minamata ng NXPE. Kailangan nila iwasan, kailangan nila at least ma-prevent yung aggression. Uy! And si Renjo dito ang magiging target. Isang flicker lang ang kailangan, at nakita na natin to from the side of NXPE kung paano nila i-utilize ang Matilda, ang Bellatrix, at ang Franco sa isang certain lineup. Although, bottom lane, uy, grabe, sakit si Ryzen! Palong-palong si Ryzen, nahulo si Kaya na Jay! Uy! Naku mo! Pero yung para, hindi na tama, pero Shackle dito! With the rally, hindi ba sila tapos doon? And two people down for the side of NXPE. Again, Omega right now, ang ganda nung naging combo ni Shackle and Eto Max. Biglang nagkaroon ng Way of the Dragon Lord para kay Shackle, saktong-sakto para nga i-deliver yung pwede maging kill para sa side ng Omega. And like Omega, ang kanila naging adjustment coming to game number 3 is they focus more on the objective. As to why next play Evos ngayon, somehow, nagiging reactive sila sa rotation ng Omega. At nahuna na naman si Kaino Jay, hindi talaga siya binibigyan ng pahinga. And si Donut, ang pinaka-main target nila, mahuli pa ng pana ni Eto Max. Sa may pinaka-gitna, H2O with the same. Siya nga ba, super hit na maanap sa lahat. Siya nga nasabay sa gitno, sa may pinaka-gitna. Hinahabol niya si Ryzen, and sa gitno dito na iwan mag-isa. Kaya niya ba tumakas? Guiding wind, nandoon para isal pa siya. Nakakatakot yung makakita ka ng humanoid na lumilipad. Para lang makatakas, no? Pati, nakikita natin yung approach dito ng OMG na talagang nag-play aggressive na sila. Alam nila na sobrang layo na ng lamang nila with 2.8k gold. Alam nila na kaya nila makakuha ng pick-off. Again, punish yung mga overextension and misposition ng NXPE. Kumbaga para dito kasi sa side ng Omega, since somehow lamang na sila in terms of the map control na rin against Next Play Evos, ayaw nilang bigyan ng chance ng Next Play Evos to have this chance na makahabol, specifically Donut, in terms of the gold. Una nilang ginawa is to take the turret on the top lane, tapos inunti-unti nila middle lane, bottom lane, ay sira na rin. But for Next Play Evos, they have the potential to turn things around as long as they focus on the side lanes and as much as possible take a hero, a player down for every rotation that they have. Alam mo, nakikita ko dito, Berserker Fury. Nako! Para kay Olus,
para kay Ryzen. Sakit na ng hampas niyan. Ngayon makikita mo na kung kanina, okay. Palong-palo siya. Oh, ngayon sa putok susunod, na putok. Oo, oh, ulap na ulap. Ulap, ulap na ulap na. Naku po, kita mo naman yung items dito, Ryzen. Oo, oh, rekta siya agad ng ano, Berserk Spirit After Ayun, wala War Axe. Wala nang kahit anong defensive item. Wala. Wala na, sabi niya. Ay, nako, tingin ko makakapalo ako ng dire-diretso ulap dito. Ulap na ulap eh, no? Ulap na ulap. Eh, even the items dito, tama ni Ryzen, ulap na ulap. So, pagka hindi siya natigilan, siguradong ulap na. Pero, meron din tayong idea dito, Chantel, hindi kita iniiwan sa ere, huwag kang mag-alala, na si Rene J. Den ang pwedeng umawak sa kanya. Ah, yes. Baka mapigilan yung onalap. So, sa bagay, for Rene J, ang kinagandahan kasi kapag may Franco ka sa lineup, yung mga hook, it could make a big difference. Or parang, it could turn things around, lalo, let's say for example, makuha si Ryzen, instant kill. Meron na mga, meron DPS dito si Donut, pero mag one-way push eh. Kumbaga, hindi lang yung hook eh. Kasi minsan, iisipin mo dito, Chantella, ba't mo kailangan i-hook? Kung pinapresenta na ng kalaban yung sarili nila sa'yo, sila yung sumusugod. Yeah. Ang pwedeng gawin, pwedeng sagot dito ng NXP, kapag kung sakaling yung OMG mismo yung bumabalandra, sila mismo yung nag-deliver ng mga katawan nila para sa side ng NXP. Si Rene J ngayon, ang ginagawa niya is pumupwesto siya sa may pinakagilid kung saan yung mga members ng OMG na hindi sumusugod, yun yung ihuhook niya. Yung mga vulnerable na heroes such as si Kelra. Kaso si Kelra naman kasi protektor siya ni Kuba eh. Ang hirap patamaan ng Iron Hook. So, ngayon ng NXP, nagtataka sila paano nila i-approach yung ganitong klaseng lineup or build-up ng drafting sa side ng OMG. Kasi laging merong follow through yung combo ni Chuck no pati na ito map sa disable. Ready lagi eh. Ready na. Lagi. Ay, nandiyan na. Ayun na. Gusto ko kita si Edge Duo. Pero nasipa siya. At ito na ang habulan. Kaisen dito talaga tumatakbo na. And hindi na itutuloy ng OMG H2. Lumapit ng onte pero may sipang ready para i-intercept. Grabe yung pulso din ni Chuck na doon. Imagine, pero kasi nga mag-out si H2O with the shadows. Pero nung nakita niya lang saglit, alam niyo parang looking forward na siya na may dadating na player from the side of Next Play Evos. Kaya yung nakaspam pindot na on that ultimate. Ayun o! Pagka-flicker. Ine-expect na nila and alam nila na may taong manggagaling doon. Look at the traps na meron dito yung side ng OMG. Pasok na pasok. Pero Rene J sa may pinakagitna. Sabi nila, kami kanina nag-franco. Inoto engage nyo kami. Pinors engage nyo kami. Gagawin din namin sa inyo yung same thing na ginawa niyo sa amin ng game number 2. Tell! Napaka-importante ng mga traps dito. Tingin ko, yun yung talagang nagbigay kay Chaco ng information na nakating na si H2. Alam na alam nila eh kung saan dadaan, kung sinong dadaan at kung anong gustong gawin ng dadaan. For Omega, ang ganda nung kanilang Selena and Deso Populi Koopa lineup. But for Next Play Evos, pwede sila makapag-force ng teamfight. Surprise play, surprise walk against Omega. Again, kailangan tinamaan. Ang sakit na rin ng mga players ngayon. Pero ang sinasabi natin for this match, napaka-importante ng mga little steps. The little things, TDZ. Ano nga ba yung mga little things na? Well, bukod sa mga popular surprise dito ni Kelra, na kapag tinapakan mo, is ma-enable ka agad yung additional skills, yung mga additional follow-through ng OMG. Magandang example dito is kapag tinamaan ng Popol Surprise, yung trap ni Popol, merong agad follow-up na arrow. So, yun yung ginagawang preparation dito ng OMG. Bukod sa vision na binibigay nitong dalawang heroes na to, mataas yung pick-off capability nila. Na kapag nawalan ng frontline ng NXPE, ang dali nilang i-penetrate at ang dali makapasok dito ng mga members ng OMG, such as the Falling Star mo ni Renjo, pati si Ryzen. Walang co-control sa kanya because they lack that disable na meron yung draft ng NXPE. So, tingin ko, kahit nga si Sagitno eh, pwede ipwersa dito yung Petrify kapag nahuli niya si Ryzen sa loob. Mm-hmm. Ang daming possibilities na pwedeng maganap, pero alam mo, isang area dito sa may mapa natin na talaga tinututukan nila is the Lord area. 18 seconds till the Lord comes up. Napaka-importante yung Lord na yan. That is a Daluminous Lord.
NXTE, it could break them in ways na hindi nila may imagine. At OMG, samaan, kapag nabalik sa kanila to, eh magpapantay ulit yung laban natin. Oh, kumbaga para sa next play, Evos, by the way, iba ang kanilang naging positioning. Gusto muna nilang pumunta sa may bottom lane kanina. Again, for Omega, pwede nilang i-bait ngayon yung next play, Evos, na i-try at i-force na mag-contest pagdating sa Lord. Napakabilis lang para dito sa isang opening kupa together with the Olos to secure that one out. Even Chakmo nakaabang. It's all about the books. Kung sino magiging impatient, kung sinong unang papasok, somehow, malaking factor siya on this next probable infight for our teams. Hindi sila makalapit dito and dinaantay lang din ni Ryzen kung saan yung mga pwesto na itong mga kalaban niya. H2 lalapit na konti at hindi enough yung range para mag-retry. At ang masama dito for NXT, Asian 10, TDZ, nagamit nila yung Black Dragon form. Yun na nga eh. Kumbaga magkakaroon agad ng opening dito yung OMG. But I'm not sure kung aatake ka agad yung OMG dito since there's a big possibility na hintayin nila yung paparating na Lord at dun sila gagawa ng play. And again, gusto ko natin ikudos dito si Ryzen sa kanyang item build-up. Talagang malutong bawat hampas niya. Kailangan nila makakuha isang disable. And Chakto, nakahuli na isang tao dito. And J goes down. Monster kill para kay Ryzen. Nandun sa may pinakagitna si H2 ng lahat. Ugi shadow kill. Masyadong madaming tao at pinagsaluhan nila na parang pamilya. Oo. Yung ultimate ng H2. Nako. Mga ano eh, suportang tunay. Suportang tunay. Oo, suportang tunay. Kasi pati yung papansin mo ha, isang disable lang ang kailangan ng OMG para makasecure ng kill. At yung NXPE, ang kailangan nilang gawin dito is makakuha ng hook si Rene J. O makakuha ng isang magandang disable. Kaso dikit-dikit sila. Nag-response. Uy, nag-get na dito with the Black Dragon Force. Nusugod na sila. Immortality. Ito na ang half-human, half-dragon. Let's go! Sa dito, para sa pinakaligon. Nag-out na sila. Pizzo getting kicked. Pero ito na. H2, Donut, Rene J. Sila na lang ang natitika dito. Chuck, no, ladies and gentlemen, nandun yung mga minions. Yung Ogi Shadow Kill. Hindi naging enough. H2 takbo. Nandun siya, papunta sa base ng kalaban! Actually, off! H2, go down! Two players remaining para sa next play, Evos. Apat naman para sa Omega. Mahirap dumepensa. Omega! Remember guys, this means everything para sa Omega. Kung makukuha nila yung victory to, NXPE! Kaya ba nila yung death? Hindi! Omega runs wild! Barangay Omega Magingay! Victory! Their second victory! Series victory! Dito sa on-site venue natin sa MPL PH Season 9! Napakainit ng ating Day 2 last series! Kitang-kita naman natin sa ating mga screens ngayon, one shot Omega. Pinipigil! Wow. Pinigil na! Pigilan nyo! Awat! And remember, guys, ang sinasabi namin sa inyo dito at at the end of the day, yung mga nagtatastukan na matindi dito, pagkatapos niyan, okay sila. Kasi tatandaan nyo, hindi magtatastukan itong mga to kung hindi yan magkakaibigan. Oo naman. Kumbaga, kagaya niyan for Sagito, dati niyang team, dati niyang teammates sa mga kalaban nila ngayon, and for all of the players, parang naging, sa tagal-tagal nila nasa MPL, matagal na sila magkakilala, meron ding bond, yung the love and hate relationship. Pag in-game, hate yan. Magkakalaban yung mga yan. Pero after ng lahat, kahit sabihin natin na nanalo na talo, magtotropa pa rin yung mga yan. Nagukulitan yan, and kaya, na 3 sila mag-trash-tukan. Actually, naranig ko nga sila eto, Max, kasi nung tinatawag si Sagitno. Kasi, former member si Sagitno ng Execution Squad na pinanggalingan din netong, pinanggalingan netong Omega na to. So, now, dito yung makikita na yung persistence, yung hard work na dinaanan ng side ng Omega Esports.